Yun ho. Zap nga pala guys. So panoorin nyo itong video nito. Don't forget to subscribe, like and share po ang ating video, no. Comment din po kayo para kung ano yung pwede natin pag-usapan at pwede natin gawin. So samahan nyo ako sa video nito. So watch it guys. Morning sa inyong lahat, mga Repacol, Remacol. At kuya, magmumumog muna. Tagigigil lang eh. Morning like this eh. Sasapeo pero mukhang aambon. Ano kaya ito? Ganito ang tamang pagsampay. Tapos ang short dito. Kasi yung sampahin namin pag ano yan eh. Kaya kailangan yung mababa nandito. Kasi kung nandito yung mahaba, sasayad. Kaya kailangan, ginagamit na naisip yung pag-tamper. Pero sa totoo lang, ang pinakamahirap na trabaho sa loob ng bahay. Aww. Kaya sa mga nanay na masisipag sa loob ng bahay, nako, taas ang kami sa'yo, wala akong masabi. Saludo ako. Actually guys, ang naglaban nito si Mrs. sa washing machine. Eh, maaga siyang gumising, inasikaso yung bunso namin. Sinabayan niya rin ang paglaban. Kaya wala akong masabi sa Mrs. Aww. Napakasipag. Aww. Kaya ako sinisipagan ko din. Gantihan lang yan eh. Ganti ka yung ano ha, mabuti, huwag yung ano, grabe naman. Makulim yun ha. Huwag naman sana umulan. Ito nga pala guys, ganito ang gawain namin dito ni Mrs. pagka andito lang kami sa bahay. Kapag siya naglaba, ako magsasampay. Hindi, ganun lang, bigayan lang. Hindi katulad sa iba pag ano, parang siya na naglaba, siya pa magsasampay. Although na minsan wala kang kasama, ganun talaga, di ba? Pero tulungan talaga kasi sa totoo lang, napakahirap ng trabaho sa bahay. Kaya kayo, kung maaari, tulungan nyo yung mga kasama nyo sa bahay. Huwag na lang kayo magbilang. Matatapos na ako. Ano, isang bas lang yung nilaban ni Isi. Kaya mabilis na tayo magsasampay. Tapos ang ginagawa ko, yung sa maliliit na tulad ng panyo, medyas, sa ganito namin nilalagay, sa ganito ko nilalagay kasi mas tipid siya espasyo. Mas marami kang pwesto na masasampayan kapag dito mo nilagay yung iba. Ano. Kasi, yun nga, tipid siya espasyo. Parang sira ako. Kinakausap yung sampayan. Hindi ko lang kung sinong kausap nun. Uy, bungig! Huwag mong kausapin niya yung mga damit dyan. Anong bungig? Ikaw, kagigising mo lang. Hugas ka kaya. Tignan mo may hugasin, no?
Wala tayong pakialaman, Tol. Kanya-kanyang gawain to, ha? Aww. Ano, uupo ka na lang dyan. Tapos na akong magsampay, o maghugas ka na, o. Yan ang hirap, eh. Tulungan dito, kasasali ko lang, tulungan, o. Tulungan, Tol, para matapos kagad yung gawain sa bahay. Alam mo naman yan, di ba? Kaya maghugas ka na. Huwag niya intindihin yan, eh. Ganyan yan, boss yan dito. Sige na, ako nang maghugas, matigil ka lang. Akala mo dyan. Mukhang makulimim, ha. Mukhang malas kang magsampay. Aww. Mukhang umulan, ha. Panalo. Ako yun. Dahil siyang nagsampay, ako raw ang maghugas. Tuturo ako kayo kung paano man maghugas. Pero before ko hugasan, niligpitin ko na yung nahugasan nung gabi mo na. Yung nakatulo na. Kasi ginagawa namin, pag nahugasan namin yung mga plato, baso rito, pinatutulo muna namin bago namin lagay dun sa nalagayan ng mga plato. Para hindi na tutulo yung tubig dun. Dito na lang muna. So, mas mainam, di ba? Kesa dun maglalawa, dito na lang sa planginita namin mali. Kung ganyan ba lang ganyan eh. Ako naman ang uupo, siya naman ang guguhugas. Dito muna ako. Siyempre, bago ang lahat, bago mahugasan yung plato na malinis, maglinis ka rin mga nakamay para malinis. Hindi mapunta yung germs ng kamay mo dun sa plato mo na gagamitin. Diba? Tama ba o mali? Kayo na po ang magsabi. Ay, sa pagkita-gitara na lang, ha? Chicken at gravy, ha. May fish steak. Nani? Hindi ko. May fish steak. Kakaluto ko lang. Yan. Love you. Love you, love. May fish steak ako. Not the missus, kasi siya ang gumising kayo ng umaga. Siya ang naglaba. At may ulam na pagkagising ko. Kaya guys, respect your wife, okay? Hindi madali ang trabaho sa bahay. Kaya tumulong kayo sa atin nyo, sa magulang nyo, lalo na sa asawa nyo. Okay? Yun ang aral sa araw na ito. Wah, parang ano lang, ah. Basta yun. Tumulong kayo sa gawaing bahay. Family, stays together, close together. Okay? Tama yun, ha? So, huhugas na ako ng plato. Samahan niyo ako sa aking area. Alright? Ngayon, maghuhugas na tayo. So, paghuhugas, ginagamitan din ang isip yan. Kailangan mo nang ihanda lahat ng hugasan mo para hindi ka pa isa-isa ng huhugasan mo. Ngayon kung nandiyan na lahat, i-ready mo na yung mga dapat mong gamitin. Upya. Ayan. Lagyan mo ng konting tubig.
Bukod. Kunti nga lang. Tapos pabubulayin mo. Saka mo ngayon, mabasa lang. Tsaka mag-start magbukas. Yan. Ganyan ang basic. Paano maghugas ng mga mangkok, platito. Kailangan iikot-ikot mo pa yung ganyan. Tapos habang yung kabilang kamay mo, dinadama o sinasalat kung meron bang natuyong kanin, diba? Tama, tama? Ganun yan. Hindi yung basta ka lang maghugas. Kaya sabi nung ibang matatanda eh, ano ba yan? Hugas edits naman yan, no? Grabe. Kaya kailangan. O ano man yung ginagawa mo, gawin mo na yung the best para hindi ka nauulit, di ba? Hindi magdoble-doble yung trabaho mo. Kaya sa importante sa paghuhugas, harap at yung ibabaw at ilalim ng plato. Tapos pag maghugas ka ng kaserola, unahin mo lagi takip. Kasi ano, wala lang. Ang dali mo kasi yung takip, di ba? Tapos pagdating sa mga kutsara at tinidor, una mong hugasan sa kutsara at tinidor kung ano yung walang madampot. Wala namang kaso kung ano yung tinidor at kutsara. Ang mahalaga, hinugasan mo ng mabuti. Pero naranasan yun ba yung marami kang hugasan? Sobrang dami eh, sumasakit yung likuran mo. Pero may technique dun guys. Huwag maghuhugas kayo para hindi sumakit yung likod mo. Huwag kayo nakaganon, no? Kayo nakaganyan. Masakit talaga sa likod. Kailangan relax lang kayo. Diretso yung likod. Di ka. Parang nasa ganyan eh. Hindi sasakit yung likod mo. Isipin mo na lang laga na ikaw ang pinakamagaling maghugas. Kaya kailangan mong panggaling mo. Sabon ko na siya. So, hugasan ko yung foam bago ko ilagay doon sa lagayan ulit. Tapos, kaya nga ng sinasabi ko, patutuloyin mo para hindi mo na patutuloyin doon sa pinakalagay ng plato. Tapos tamang lakas na lang tubig para hindi siya ng lakas. Kasi yung pressure ng tubig, kapag mabilis ang pressure ng tubig, mabilis yung iikot pang metro. So, amo lang. Naghuhugas ka na. Ah, katipis ka pa. Diba? Salitaan naman kayo dyan. Kaya na ba akong salitahan sa salita rito. Ah, diba? Pag naayos mo lahat, bago ka maghugas, ready mo yung hugasan, ready mo yung panghugas. Ayos lang maghugasan. Tsaka, ako kasi hindi pinaghihintay. Kasi yung mga kanin nagtututong, natutuyo dun sa plato. Masakit sa kamay din yung kapag matigas, di ba? Pero pagtapos kain, tapos na lahat kumain. So, hugasan na lang agad. Mag-usap na lang kung sino yung may kusang loob. Pero, kailangan yun, ha? Kasi, para hindi ipisin yung paligid mo, yung bahay nyo. Kaya dapat laging naghuhugas. Bam, araw na. Baka matutuyo na yung sinampay ni ano. Siyempre, bago ko umalis ng kusina, pagkatapos mo maghugas ng mga plato, siyempre pupunasan mo, hindi lang doon natatapos yung trabaho. Ah. Pinaka-importante, maghugas ka ulit ng kamay.
Okay guys. Tapos na ako maghugas. Dahil naghugas ako ng plato, utusan ko siya ngayon. Na magwalis. Uy, burnok! Magwalis ka! Naghugas ako. Wow, walis! Nagsampay na ako, di ba? Simpleng pagwawalis ay nakakapag-exercise ka na rin pala. Nababanat yung mga joints mo. Kailangan malakang... Kaya kailangan. Walis-walis din pag may time. Tuwa na, ha? Nagsampay ako. Ay hindi, bawal pala akong bilangan. Okay yan, tol. Galing mong maghugas, ha? Ano ba yan? Dadakutin ko na yung aking mga winilis. Agad ang video. Ang bilis mo naman magtagpo, Tod. Pasubscribe na lang po sa mga hindi pa nagsusubscribe niya. Nagugas ka lang ng plato eh. Palike na rin po and share. Tapos mo namin rin po kayo kung ano ba yung gusto nyo. Ibali. Ating gawin. Ah. Yung nga po sabi niya nga po eh. Huwag po kasi natin mag-like, subscribe, and share po yung ating video. Para po mas marami pa tayong video magawa. Click nyo lang po yung button ng subscribe. Salamat po sa time na binigay nyo. Hasta la vista, baby.